For every human fidelity is preceded by God's fidelity. Ang kabanalan ng sambayanan nakikita sa mga namumuno. St. John Paul II tells us the priesthood is both a gift and a mystery. It's also a task. You have become faithful. And this is, I think, one of the reasons why you were given the gift, the honor, and privilege of sharing in the fullness of the priesthood of Christ. Perhaps one of the very interesting aspects, no, on the human side of Bishop Vic is that he has a very jolly attitude. You'll notice na siya ay matahimik at saka napakasimple. Pag pumapasok na kami sa Loyola, nakatsinelas na sipit, yung goma. He always remembered to strike a balance between working and praying and motion and stillness. Tatlong katangian ang naobserbahan ko po kay Bishop. Una po, siya isang masayahing tao. Pangalawa, siya isang simpleng pari. At pangatlo, siya isang madasaling obispo. Bishop ay pinanganak noong March 6, 1952 sa Angeles City. Pero wala pang doon mga hospital kaya sa bahay lang siya ipinanganak. Ang mga magulang niya ay sina Salvador N. Ocampo at Benjamina C. De La Cruz. Nag-aral po siya ng elementary course sa Holy Family Academy sa Angeles City. Nung elementary siya, naging altar boy siya. Palagi kasi siya sa simbahan, nagsiserve siya. Kahit nasa seminary na siya, nagsiserve pa rin siya, bumabalik siya sa matandang simbahan namin dito sa Angeles City. Siya po, bukal sa loob niya magpare. Kasi wala pong nag-usam magulang kung magpare ka. Hindi, pusa siya pong pumasok. Kasi nakikita niya yung tito namin, araw-araw nagsisimba. Pumasok po siya, San Fernando, Mater Boni. I had the privilege to have him as my student at Mother of Good Counsel Seminary at I think I taught him Spanish, no? Or I cannot recall it or Latin poetry. Well, Bishop Vic, you know, is a very jolly student. He has good cordial fraternal relationship with the students, student seminarians. And I think this is the gift that he is going to manifest, you know, his pastoral ministry. And he can crack jokes. But has a good sense of humor, but is the last to laugh after giving his joke. Bishop Vic took his some of his college years in the Ateneo de Manila. Very dedicated seminarian. Term papers, reflection papers, thesis, isa siya lagi sa kaunahan. Pag kami nagre-review, masipag siya doon sa munting library ng San Jose. Siya ay naging coordinator ng aming ISPM program. At doon ay siyempre ka, alam mo ang humawak ng grupo katulad sa San Jose. Napakarami laging voices
ng palaging suggestions, opinions. Pero kinaya niya lahat siya. Pero napakaraming jokes pag nagkukwentuhan. At kuminsan ang mga jokes ay, siyempre alam mo na, corny. Ang isa pang mapapansin mo kay Bishop Vic nung panahon namin sa seminaryo, siya ay magdo-joke yung mga kaklase ko lahat. Hindi pa siya natawa. Mamaya ng konti, tatawa siya ng tawang-tawa. O bakit ka natatawa? Eh kasi naalala ko yung joke. Sa kanya pong pagiging masayahing, siya po'y napapalapit lalo sa mga tao. At ang mga tao'y napapalapit din po sa kanya. Napaka-loving niya sa mga parishioners. Hindi pwedeng hindi kanyang batiin kahit nasa daan, saan man kami pumupunta, kung minsan sa school. Agad-agad kami, kakaway lang yun. Uy, Monsi! Akala po namin siya ay napaka-suplado. Yung pala meron din sense of humor, lalo pag siya nag-homily, may mga patawa pa rin siya. Madali siyang makihalubilo sa mga tao, very approachable, masayahin. At kung anong pinagawa namin sa kanya, sumusunod siya sa aming mga CWL. Kaya kami tuwang-tuwa sa kanya. Na-ordain ka na pagkapare, it is very, very solemn. Naganap yun dun sa San Jose Seminary, na wherein ang mga bisita, kami-kami pamilya mo, at saka yung mga seminarista. Now, with that solemnity, marami ka sigurong na motivate na talagang magpare. Nung kami unang maging pare dito, way back 1979, sila yung naging parang katulong at kaagapay na pari sa Balanga ng Yumaong Obispo Guevara. Doon ay nakita namin yung katatagan ni Father Vic Ocampo sa buhay pagkapari. Nadistinun siya sa iba't ibang parokya. Isang masasabi nating legacy na ibinigay sa amin ni Bishop ngayon ang gumaka, ni Bishop Big, ay yung kanyang kasimplihan ng buhay pari. Yung kanyang buhay pagkapari ay isang buhay na nag-alay para sa iba, hindi para sa sarili, para maging sikat siya, para maging popular siya, kundi yung kasimplihan ng kanyang pamumuhay bilang isang individual ay makikita sa kanyang magandang paglilingkod sa pamayanan. Minsan nakasalubong ko siya, saan po kayo galing? Sabi niya, doon sa Barangay San Jose, nakipag-basketball ako sa kanila. At alam ko, madalas niyang gawin iyon. He is not the kind of priest whom you would have a second thought of approaching him because of his accommodating personality. Ang sabi niya sa akin noon, atitura kapag kapag normal ka ang iyong blood pressure, yung heart. At least daw nag-abot daw itong dalawang ito. Ito yung ganon. Kaya pag nakita na kami, gaganonin ko yun. Sabi ko, man, si tingnan mo, oh, hindi pa abot. Sabi ko, ibig sabihin, abnormal. Kaya natatawa siya. Ganon siya, kasimple. Ito po ay napakagandang katangian sapagkat ito po ang tamang pagtugon sa panawagan sa aming mga pari ng ating Panginoong Jesucristo. Sana kami mabuhay ng payak, simple, hindi naghahangad ng mga material na bagay. Pagkos ang pinapahalagahan ay ang makadiyos ng mga bagay. Remember Daniel, yung aking anak, ang iyong sakristan. 15 years ago, kinuha siya ng Panginoon. Pero after that, yung greatest trial in my life is a blessing. Kasi yun ang naging dahilan ba't ako naging katekista. At yun ay nagmula sa iyo. Kasi nag-request ako sa iyo, gusto kong mag-aral sa ikaw. Gumawa ka ng napakagandang recommendation. And I was able to finish the course ng basic catechetical. From then on, inalaw niyo na ako magturo sa eskwelahan.
the greatest trial in my life is a blessing. Kinuhanan ako ng isang anak ng Panginoon, pero pinalitan niya ng napakaraming bata na aking naturuan for how many years. You're always there to help friends. Naaalala ko pa nga nung nanganak si Mrs., I gave the news to you nung nanganak si Mrs. na from Balangay ata, nagpunta ka ba sa amin, sa Pampanga, no? Just to see us, ganyan, no? Maalalahanin bilang isang pare, para namin siyang higit pa sa kapatid, higit pa sa ama. Talagang isa siya sa pinili ng Diyos upang maging isang pastol. Tinatry ko na ipakilala siya sa aking mga anak. Pero ang sabi nila, you don't have to do that kasi kilalang kilala namin siya. Sabi ko, paano niyo siya nakilala? Kasi po, nung maliit kami, he was our first confessor. Siya ang unang-unang nagbigay sa amin ng sacraments of reconciliation at saka yung Eucharist. Nung kami ay nag-aaral doon sa isang paaralan na malayo sa Balanga, sa Limay. At ganun din, marami kaming spiritual experiences sa kanya sa pamamagitan ng mga misa niya, yung First Friday Masses niya doon sa school. Kung kaya po kami ay kilalang kilala namin siya. At marami pong, maraming imprints na nagawa siya sa amin bilang pari. So, Monsignor Vic, salamat po. Maraming salamat sa inyo dahil naging katuwang ko pala kayo sa pagbubukas ng isipan at kalooban ng aking mga anak sa kagandahang loob ng Diyos. And for that, I am really very grateful. I did not have the slightest doubt na someday magiging bishop ka, no? Hindi exaggeration yun, no? Nakita ko sa'yo yung very serious ka. Pagdating sa pag-aaral, walang duda yun. Very serious ka sa pag-aaral, no? And then, very prayerful ka. At yun ang mga qualities na in-admire ko sa'yo. Di ko akalain na ang ring bearer namin nung kami ikasal ay isa ng kagalang-galang na obispo. Unang-unang talaga characteristics nakita ko kay Bishop ay yung kanyang pag-prayerful. Kasi one time during the my gathering, the Asian level gathering, ay he was with our group in the group sharing. At saka yung sharing niya ay more on prayer and how he prays. Alam mo, kuya, nung bata tayo, nagkikwento si Ma sa akin. Sinasabi niya sa akin na maaga ka nagigising, nagsiserve ka daw ng simbahan. Tapos pag nakatulog ka, hindi ka nakapunta ng simbahan, umiiyak ka kasi talagang diehard ka para maging pari, naging bishop ka na yun. Nakikita ko mga ginagawa niya sa diocese, yung pakikipag-ugnay sa mga pare, sa mga tao, they all flow from his own spirituality of being able to grasp the meaning of the presence of Jesus in his own life. Na banggit po niya na dapat parating pinagdadasal ang mga tao. At bilang obispo, ito nga po ang ginagawa po niya. Parati po niya ipinagdadasal po ang mga tao. At ito po ay nakakatuwa sapagkat tayo namang mga tao ay nangangailangan ng pagdadasal, ng panalangin, at tayo po hindi nalilimutan ni Bishop na ipagdasal araw-araw. 40 years as a priest is no joke, no? Alam natin yung mga ibang pare, umalis na, no? But by the grace of God, you are a good priest, you are an exemplary priest, no? Ano bang anniversary yung 40th anniversary, no? Yung 50 years is golden, yung 75 years is diamond, no? Ano ba yung 40th anniversary? Ano pala yun? Ruby. Ruby is a precious gem, no? Red in color, ang mukha ng puso mo, no? Burning with love for your constituents.